nakapag-watch list ng pulisya sa by bus stop operation sa Barangay Canlalay, Binian City, Laguna. Aabot sa higit 20,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa suspect. May report si Wilson Palima. Sa tagal ng matyagang pagmamanman ng PNP Intelligence Drug Enforcement Unit o DEU ng Binian City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Superintendent Julius Rabanal at sa direktiba ni Police Superintendent Gauben Mel Y. Unos, Chief of Police ay naging matagumpay ang isinagawang anti-illegal by-bus operation na naging resulta sa pagkakaaresto sa number 5 sa drug watch list at ang mga kasama nito sa CQ Tramo, Barangay Canlalay, Binian City, Laguna. Tuloy-tuloy na programa laban dito sa illegal na droga ng ating regional director na si Police Chief Superintendent Guillermo Ilasar at sa pamumuno ng ating provincial director na si Senior Superintendent Kirby John Craft. Ang inyong pong lingkod at ang Binian City Police ay nagkaroon ng by-bus operation hanggang hapon, alas 3 dito sa Barangay Canlalay, Binian City, na kung saan ay napuha ang suspect ng top 5 dito sa drug watch list ng city level at ang dalawa pong kasama niya. Kinilala ang suspect na sina Julio Cesar A. Santos, 33 anyos, Joshua M. Cedo, 20 anyos, at si Antonio A. Gunda, 17 anyos, kapwa residente ng Barangay Canlalay ng nasabing lungsod. Batay sa isinagawang operasyon, isang arresting officer ang nagpanggap na posture buyer sa tulong ng isang confidential informant na bumili ng isang pirasong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng 500 peso bill na ginamit bilang mark money. Nang magkaabutan sa maliit na butas ng pinto ay naging hudyat ito para arestuhin ng mga nasabing suspect. Dito na recover ang 14 na pirasong small heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu, coin purse na pinaglagyan ng nasabing shabu at isang pirasong 500 peso bill na nagsilbing mark money at ang mga drug paraphernalias. Ang markings at inventory ay sinagawa mismo kung saan naganap ang naturang transaksyon na sinaksihan ng mga barangay elected official at media representative. Dinala ang mga naturang suspect ang mga at ang kaukulang na kumpiskang ebidensya na may street value sa halagang 24,000 pesos na may kaukulang timbang na 5.0 grams sa Regional Crime Laboratory Office Region 4-A para sa kaukulang drug test at laboratory examination. Kasalukuyang nakakulong ang mga nasabi suspect sa custodia facility ng Binian City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11, 12, at 15 ng Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Samantalang ang menor de edad na si Antonio Gunda ay itinurn over sa DSWD ng nasabing lungsod para sa maayos na disposisyon. Mula rito sa Binian City, Laguna, kasama si Jackie Palima para sa Eagle News, Wilson Palima, AM1 with 25.